So ayan, good morning everyone. Sunrise in Curacao. 6 a.m. pa lang ng umaga rito. Fresh na fresh ang kapaligiran. Sarap. Sarap ng hangin. Medyo maalon nga lang. Pero mahampas pa rin ng alon sa pantalan. Ayan, ganda. Medyo di natin makuha ng full kasi baka mahulog yung cellphone natin. Mahirap na. Alright, kaya muna tayo. Coffee, juice, water, grapefruit, tsaka fried rice, omelette, link sausage, tsaka turkey bacon. Alright, kaya muna tayo. So yan, check na yung temperature natin. 36.6, so okay naman. So wala naman tayo nakaramdaman. Malakas na malakas tayo. So kaya ang ating laundry nandyan pa rin. Diyan ko muna nilagay sa cabinet. Baka mamaya may dumating na yung taga laundry. So antabayanan lang natin. Pag hindi, tawagan natin yung laundry master. So yan, kakukuha ko lang ng basurahan sa labas. Ilagay ko kanina ngayon. May binakante na ng mga housekeeping. So, yan mga mixed garbage. Dito nga ang basura is medyo mahigpit ang segregation. Dahil nga may sinusunod kami na environmental compliance plan. Yun kasi, yung plan na yun, to be short, para maiwasan natin yung pollution sa dagat, sa marine life. So, in some other days, didiscuss ko sa inyo, especially pag nasa workplace na tayo, kasi nandun yung mga color coding bins. So, mas madaling i-explain pagka yung nandun na tayo sa pinagtatrabahuhan. So, yun, lagi natin pinatutupad dyan sa loob ng kusina, sa mga mess areas. So, once na magka-time na makaikot sa workplace, papaliwanag ko sa inyo ng maayos. So, ayan. Sarap ng masyal, oh. Maliwalas ang panahon. Sarap gumala. Ayan, oh. Tahimik na tahimik. So, sarap magala. So, tara, sama kayo. Gagala ko kayo. Saglit na saglit lang to.
medyo napagod tayo sa kakapasyal dito sa loob ng kabina. So, ito ating lunch. May cake, lemon juice, water, beer, at saka fried chicken, spring roll, at vegetable and rice. Alright, kaya muna tayo! Yan, kung makapansin nyo, nandyan yung boat, ating lifeboat. So, dyan sumasakay ang mga guest in case of abandoned ship ng ating barko. So, 144 guests ang kasya dyan, plus 6 crew. So, total niya is 150. So, ngayon, tayo, part din tayo ng boat crew, tayo yung rigger. Bali, dalawa kaming rigger. Kami yung nag-release ng lifeboat from the shackles, yung mga pin niya bago mag-sail. So, nilo-lower siya ng mga sailors hanggang embarkation deck. Tapos, kasama namin dyan ang aming commander kung saan siya yung nagmamando, ang assistant lifeboat commander. Siya naman yung nagda-drive, siya yung nagmamaneuver. Meron din tayong painter line. Siya yung nagtatanggal ng huling taling naka-attach sa barko bago mag-sail yung lifeboat. At yung ating communicator, siya naman yung nag-a-assist sa mga guest at bibigay ng mga instructions sa guest. Yan, kung mapapansin nyo, merong numbering yung ating lifeboat. So, siya yung lifeboat number 16. So, nandito dito siya sa port side. So, it means lahat ng nasa port side is even numbers ng lifeboat. Sa kabila naman, sa starboard side is odd numbers. So, magkabila, meron tayong tigsyam na lifeboat. So, all in all, 18 lifeboats yung meron yung ating barko. So, including 52 life rafts, na which is ang station lang is 26. So yung natitirang 26 is spare yun. Kung sakaling magkaroon ng damage, meron pa tayong spare. At saka kung may extra tayong tao na nakasakay rito sa barko, so kasyang kasya in case na ma-abandon yung ating barko. So, dito sa barko, marami tayong drills. Always yan, weekly, meron. May general emergency drills, may fire drills. Tapos, kung magbibigay sila ng mga designated training para doon sa mga life rafts or life boat crew. So, marami yan. Anyway, naka-post naman yan sa crew areas. Minsan na madalas nagpapadala sila ng reminders through emails. Tapos kami naman may mga email dito sa barko, pinapasa naman namin sa ibang kasamahan natin na walang access sa email. So napaka-importante kasi once na magkaroon ng emergency, alam mo yung gagawin mo, alam mo yung kailangan mong gawin para sa safety mo rin, at lalo-lalo na sa safety ng mga kasamahan mo at sa guest ng barko natin. Ayan, nainip na ako sa maglo-laundry. Hanggang ngayon, di pa siya dumarating. So, naglaban ako kahit paunti-unting damit. At may dala naman akong sabon. At baka maubusan tayo ng pang-araw-araw na damit. So, kahit paano, naglaba ako kahit konti. Anyway, hintayin pa rin natin sila kasi tumatawag ako sa laundry master. Di naman sumasagot, baka busy din sila. Kasi nga, konti ang tao dito ngayon sa barko. So, minimum workforce lang. So, hintayin natin. Thank you.
Tapos mo? 6K. Bro. Alright, thank you. Alright. Kakagaling lang ng medical. So, ang temperatura natin is 36.5. So, alis pala natin dito. So, according sa kanila, bukas by 6:50, medyo maaga, magsaswab test ulit. Bali sila na lang ang pupunta rito. And then, the next day, malalaman ang result. Hindi ko lang alam kung anong oras ang labas ng result nun. So, after that, pwede na tayong mag-start ng day 1 sub-quarantine. So, pupunta na tayo sa workplace natin. So, guys, have a good day. And thanks for watching.